Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan natin Aftermath TV, bakit ang BFF or ang GFF ng bayan ay si Blumens, no? Bakit sinasabi nila lalakas kami, free to play player kami just by being friends with Blumens, no? So dun sa mga hindi nakakaalam kung sino si Blumens at kung bakit ka lalakas pag naging BFF or GFF mo nga si Blumens, and then this is the video for you kasi nga ituturo ni Aftermath TV ano ba ang ginagawa ng madlang people, bakit sobrang lakas nila kahit 3, 4, 5 days, 6 days pa lang sila naglalaro ng Pixel Heroes Adventure. Then of course, no, if you're interested, don't forget to subscribe to Aftermath TV, don't forget to pump the like, and don't forget to follow me on my Facebook page. Without further ado, let's go. So sino ba muna si Blumens dun sa mga baguhan sa Pixel Heroes Adventure? Of course, si Blumens ay isa sa mga boss or first bosses na may encounter nyo dito nga sa Pixel Heroes Adventure. At ito po si Blumens, yung blue na yan guys, yan po si Blumens. Okay, now ang kailangan nyo malaman, ano ba ang element or ang attribute ni Blumens? So si Blumens daw ay isang water, okay, so water siya. So ano ba ang weakness ng water? Uulitin ko lang, basta dalawang arrow na red na pataas, then yun yung malakas against dun sa attribute or element nga na yun, no? Okay, so against water, malakas ang number 1, electric. So dapat gumagamit kayo ng electric pagka water attribute yung kalaban nyo. And then malakas din ang poison sa water. So as you can see here, ang ideal na skills na ginagamit nyo dapat ay electric at poison base. So yun nga yung ginagamit ngayon ni Aftermath TV. Meron tayo dito nakasetup na skills against water. Okay, now sasagutin naman ni Aftermath TV, bakit ba kailangan namin maging BFF or GFF si Blumens nga para lumakas kami? Kasi nga ang ginagawa ng madlang people ngayon dito para lumakas sila ng mabilis na mabilis na mabilis ay paulit-ulit po nilang binabanatan si Blumens. Yes guys, narinig nyo ng tama, si Aftermath TV, binabanatan po nila paulit-ulit si Blumens. But take note, before nyo gawin ito, ang gagawin ni Aftermath TV, make sure you have already enough power para matalo nyo siya ng 1v1 sa party dungeon. Yes, narinig nyo ng tama, si Aftermath TV, binabanatan ng madlang people si Blumens sa party dungeon 1v1. At ipapakita ko sa inyo lahat yun na kayang-kaya gawin yon. Kasi nga, again guys, basta't meron na kayong enough power, then kaya nyo na pong i-1v1 si Blumens. Okay, so ano ba ang benefits guys pagka nilabanan natin si Blumens ng 1v1? Yun ang gagawin natin ngayon. No? So first things first, para malabanan nyo si Blumens sa party dungeon, kailangan nyo muna ng party dungeon key. Yun po yung blue dito para maka-enter kayo. So nakikita nyo sa taas, 7 na lang ang party dungeon key ni Aftermath TV. Ang lungkot pero okay lang yun. Lumakas na tayo dahil paulit-ulit na natin binabanatan nga si Blumens. So pag meron na kayong party dungeon key, pwede na kayo ngayon mag-create ng party. Again guys, pwede naman kayo mag-party search pero ang ginagawa ni Aftermath TV, create party na lang tayo kasi nga again guys, kaya naman natin siya i-1v1. So bahala na kayo kung anong gusto yung setup ng party nyo pero si Aftermath TV, create party na lang, okay? Now once na may party na kayo, pwede nyo na tirahin si Blumens. So confirm, no? So ngayon ang gagawin natin ay lalabanan natin ng 1v1 si Blumens. At ito lang ginagawa ni Aftermath TV hanggang maubos ang kanyang party dungeon key. At ipapakita ko sa inyo ngayon pa lang guys, walang daya to, live to, walang cut, walang anything, no? Na kahit anong hack or cheat dito, lalabanan natin siya ng 1v1. At ito ang ginagawa ng madlang people para nga lumakas sila lahat. At ito na nga, titirahin natin si Blumens guys. At kita nyo naman, napakalakas ng damage ni Aftermath TV. Bakit kamo? Kasi nga yung skills natin ay electric at poison. At kita nyo naman, no, duguan na agad si Blumens. At sandali lang to mga kapatid, basta you have enough power, you have enough DPS, then basic tong si Blumens mga kapatid. No, all you have to do is master yung mga skills ni Blumens, pwede nyo iwasan yan, pwede nyo lang i-dodge yan. Syempre, ang kailangan nyo lang gawin ay be sure to master kung ano ba yung mga skills ni Mr. Blumens. At ayan na nga, nagwa-wild na nga si Blumens. Pag nagwa-wild si Blumens, ano ang dapat gawin? Dapat iwasan yung kanyang mga additional skills na binabato sa inyo mga kaibigan. At ayan na nga, lalo na yung mga bilog-bilog na yun. Napakasakit nun pag tumama sa inyo yun mga kapatid. No? So kita nyo naman, no? Sandalian lang, basic gaming si Blumens kay Aftermath TV. Of course, kasi we have enough DPS or power na against Blumens. And proper yung skill na ginagamit natin. Kaya basic na sa atin si Blumens. At ayan na nga guys, matatalo pa yata natin si Blumens nang hindi man lang siya nakadamage sa atin. So ganyan lang kasimple mga kapatid, no? At kita nyo naman, kayo ang MVP dito kasi wala namang ibang player sa party nyo. So automatic kayo ang MVP. So MVP si Aftermath TV.
At syempre, don't forget to get all the items na mababagsak ni Blumen. Solong-solo nyo po yan. Aside dun sa party coin na inyong makukuha nga. So, ganun lang siya ka-basic. Ngayon, ang gagawin guys ay napakabilis. Uulitin nyo lang ulit yun. I-challenge nyo lang ulit si Blumen. Ganun lang kabilis. Hindi nyo na kailangan gumawa pa ng party ulit kasi nga may party na kayo. All you have to do is challenge him again. At paulit-ulit hanggang makakuha lang kayo ng mga special items, mga strong equipments. Again guys, walang kahirap-hirap to, basta may party dungeon key kayo. Pasok lang kayo ng pasok kahit mag-isa kayo, then tirahin nyo lang ng tirahin si Blumen para nga at least no, lumakas ang inyong character ng basic, easy, at eventually mamamaster nyo na nga rin yung mga skills ni Blumen. Wala na kayong kahirap-hirap at ayan na nga, all you have to do is dodge kung ano man yung mga skills nga ni Blumens at binibasic nga natin si Blumens. Don't forget to dodge Blumens, especially nga pag tumatalon siya papunta sa inyong mga kapatid. Basic na basic, walang kahirap-hirap. Eventually, ganito na rin kayo kalupet, katulad ni Aftermath TV kung paano labanan nga si Blumens. At ulitin ko guys, no, sometimes lucky to, no, kasi minsan napakaganda talaga ng binabagsak ni Blumens. At ayan na nga, pag nag-wild si Blumens, all you have to do is, of course, dodge kung ano man yung mga skills na binabato sa inyo nga ni Blumens. At ayan, especially mga bubbles na yan, iwasan yung matamaan kayo nun guys kasi minsan mawa-one hit KO kayo ni Blumens because of that bubbles na nilalabas niya. At kita nyo naman, very basic, walang kahirap-hirap, no? All you have to do is dodge kung ano man yung binabato niya sa inyo at baka mag-bubbles na naman yan. So eventually, pag paulit-ulit niya siyang nilalabanan, ay nakakabisado niyo na nga mga kapatid ang mga binabato ni Blumens at tinamaan na nga si Aftermath TV doon. Pero okay lang yun, walang problema yan mga kapatid, no? So, sabog na naman si Blumens. At don't forget to get all the items na mababagsak ni Blumens. And then, MVP ka na naman kaibigan at may nakakuha ka pang teddy bear, no? So, ganun lang kasimple mga kapatid. And once again guys, syempre hindi natin tatapusin itong video na to. One more chance mga kapatid, walang problema. One more Blumens para makita nyo, ganito lang nag-grind ng mga strong equipment si Aftermath TV. At syempre nakakakuha kayo ng party coins in the process. And yung party coins, pambibili nyo yan ng of course, ng mga box ng mga boss para nga eventually makakuha kayo ng malalakas na items. At ayan na nga, binabanata na naman natin si Blumens nang walang kahirap-hirap at umiiyak nga si Blumens kay Aftermath TV, no? So, kita nyo naman, no? Binibasic lang natin si Blumens. So, pag paulit-ulit nyo na siyang nilalabanan, makakabisado nyo na rin yan mga kapatid. And of course, don't forget once again guys to subscribe to Aftermath TV para at least for more tips and tricks about Pixel Heroes Adventure kung paano ba lalakas ang character niya, especially nga kung free-to-play player kayo mga kapatid, and this is of course the channel for you. Ulit-ulitin nyo lang to hanggat meron kayong party dungeon key, then of course walang problema yan. Pwede nyo lang spam itong si Blumen, labanan nyo lang, banata nyo lang paulit-ulit si Blumen. Parang at least no, syempre eventually lalakas na nga rin ang inyong mga characters. Alright, so mabilis na matatalo to si Blumen. Kita nyo man nakatatlong Blumen tayo sa isang video ni Aftermath TV at duguan pa nga si Blumens, hirap na hirap si Blumens sa atin at ayan na nga, mukhang sasabog na naman si Blumens kay Aftermath TV at ayan na nga, no? Ibas lang dun sa mga bubble gaming niya at ayan na nga mga kapatid, nakakuha tayo ng isang napakagandang item, napakasweet na item at ayan na nga, congratulations if natalo niya na naman si Mr. Blumens. Okay, so ngayon guys, pag nakaipon na kayo ng party coin, itong coin na to, specifically party coin na yan, ang gagawin nyo dyan mga kapatid, pupunta kayo dito sa shop, and then punta kayo sa party shop, then pag marami na kayong party coin, you can buy Blumens box, Beta Lance box, Cryo, Sporalex, and even Toxpore box nga. Depende sa inyo, then hopefully makakuha kayo ng magagandang item. Si Aftermath TV, naging legendary na lahat ng suot natin because of this strategy nga, just by repeating banatan si Blumens. And of course, Aftermath TV, ito ang pinakamatinding tanong ng madlang people. Paano kung sobrang lakas namin, times 2 na yung lakas namin kesa sa'yo, mahina ka Aftermath TV? Then, what you can do is go to the dungeon. You challenge Beta Lance, you challenge Cryo, you challenge Sporalex, and of course, the last but not the least, challenge the rest of the boss dito kung kaya nyo na siya. Pero syempre, mahirap yun, especially nga pag hindi pa kayo ganun kalakas. Okay? So, kung lumakas kayo because of this strategy, don't forget to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like and make sure to follow me on my Facebook page. And don't forget to use my referral code dito sa Pixel Heroes Adventure. Nasa description yan ng video na to. Maraming salamat po. I'll see you all in the next content. Bye-bye!